So hello guys, welcome back to my channel, J Custom Rides. Dito naman tayo no, para sa panibagong video natin. Ayan. So ang video natin ngayon guys, papakita ko sa inyo yung in-install kong Kehen na Sudoku na 28mm. Di ba ng previous vlog natin na nag-install tayo ng Pits Bike 28mm. Yung carb na binili ko guys ay ito siya. Ayan. So, itong Kehen na carb guys, nakakabit na siya dun sa deal natin. I-share ko sa inyo yung jettings ko, yung pagtono ko sa kanya, kung anong tono ba yung ginawa ko, o anong jettings yung nilagay ko sa Kehen sub ko. So, ayan na guys. Ito yung itsura ng ayan. Bali, tatanggalin ko rin siya dyan guys. Tapos, bubuksan natin siya, papakita ko sa inyo kung anong jettings na nilagay ko. So, baklasin na natin siya guys. So, ayan guys, natanggal natin yung ating Kehen Sudoku na 28mm PWK flat slide. Ayan. So, nung nakaraan guys, yung kinapit natin yung pit bike na round slide. So, ngayon, tatry naman natin yung flat slide na. Ayan. So, ito palang ano niya guys, fuel bowl niya. Kulay blue yan. Magkulay yellow na lang siya. Sa gasolina. So, anong jettings ba yung nilagay ko dito guys? Tara buksan natin. At i-share ko sa inyo yung jettings na nilagay ko dito guys. Buksan natin. So ayun na guys na natanggal na natin. So tatanggal natin yung main jet natin tsaka yung ating slow jet. Ito yung ating slow jet. Next, natatanggal natin yung main jet natin. So yun guys, natanggal na natin no. Itatabi natin tong carb natin. So ang ano natin guys, ang slow jet natin guys, ang nilagay ko is bali itong deal pala natin guys no. Stock lang yung makina niya guys, hindi naka-cam, hindi naka-bore up, hindi naka-big bore o ano. Basta stock lang yung makina natin guys. Ang ano lang natin guys, ang upgrade lang natin yung ignition coil natin na Phyto 7400. Ayan. Tapos yung racing CDI na KS1 Shark. So sa mga previous vlog ko guys, makikita nyo yung mga ibang upgrade ko dito, pero yun lang naman guys no, CDI tsaka ignition coil yung upgrade natin. So balik tayo dito sa card guys. Ang kinabit ko nga pala guys no, 32 slow jet. Ayan.
So ayun guys, number 32 yung slow jet natin. So yan ang nilagay ko guys na slow jet, kasi yung 38-35 na nilagay natin slow jet, medyo rich tsaka humahagok. So next natin guys yung main jet natin. Ayan, main jet, tapos yung atomizer. Ito, nakalimutan ko na yung ibang tawag dito guys. Itong 30 holes. Ayan, 30 holes yan guys, binili ko sa Shopee. So hindi ko pa natry yung stock na atomizer niya guys, yung kay Hen. Bali, hindi ako nagkakamali, 6 holes lang yata yan. So ito guys, pinilita ko siya ng 30 holes. Ayan, kung bibilahin nyo guys, 30 holes yan. Tapos yung main jet natin ay 110. Tanggalin natin guys. Pasensyanan nyo na yung manok namin guys, na yung itlog kasi yun ay kaya may ingay. So yung ano natin guys, yung main jet pala natin guys ay 115, hindi pala 110. So nagpalit pala ako kasi yung dating nakakabit dito guys is 110. 115 pala yung kinabit natin. So yun guys, 115 no. So 32 is slow jet, tapos 115 main jet, plus 30 holes, plus 30 holes atomizer. Ayan guys, tapos yung tono pala natin dito guys sa area niya, dito sa dito is 1.75 turn. Ayan. So kaya na lang bala magtono guys no, kung anong tono ba ang hinihingi ng makina niya guys. Ayan. So ikot niya lang guys no, hanggang sa maging pino yung under niya. Ayan. So sa akin guys is 1.75 turn. Tapos yung sa needle niya pala guys is pakita ko na rin sa inyo. So ito pala yung needle niya guys na yan. Bali nakalagay lang siya sa third clip. Ayan. Sa gitna. Pangatlo sa magmula sa baba. Ayan. 1, 2, 3. Sa third clip ko siya nalagay. So ayos naman yung sunog niya guys. Spark plug reading na lang kayo guys na. Ayan. So tara testing natin guys sa DL natin. So balik muna natin to guys bago natin i-testing sa DL pala natin. Ayan, balik muna natin. So sa mga nagbabalak pala bumili ng Kensud ko na transparent yung fuel bowl na, tips ko lang guys, kunin nyo yung bilhin nyo yung merong ganitong alloy. Ayan. Dahil yung mga carb na ganito, dahil plastic nga yung fuel bowl niya, dalawang bolt lang kumakapit mo guys. So pag walang ganito yung binili nyo, walang alloy, ang kakapit lang guys is ito. Tapos pagtatagal, madideform yung ito tsaka dito sa kabila. Bali hindi na rin kakapit yan, ano yan, bali tatagas na rin yan. Kaya binili ko yung ganito guys, para once na hinigpitan mo itong dito tsaka dito, sasabay na rin yung dito, merong magtutulak sa kanila na alloy.
tips ko lang guys kung gusto nyong bibili ng ganito. So ito pala guys, no, gamit ko na siya ng isang buwan. Isang buwan ko na siyang gamit din, no, simula nung January. Ayan. Yung sa power jet niya pala guys, nakasarado yan guys, no? Hindi ko na rin pinagana yan, no? Dahil ayos naman yung takbo kahit walang power jet. Isa pa sa kaganda nitong power jet guys, no, ayun itong kensud ko, yung power jet nya ayan, nasa gitna siya, hindi tulad yung ibang dito nasa taas, so may advantage din yun guys. Tsaka ito yan, pwede mong adjust yan. So yan guys, nakabit natin, nakabit natin doon sa deal natin. Tapos papandarin natin, titignan natin yung andar niya. So buksan natin yung kapit natin yung fuel line niya. So yan guys, nakabit natin, no? Okay na lahat. Ayan. So yan, pandarin natin guys. Try natin. So ayan guys, no, ayos naman yung andar niya. So yun lang guys, share ko lang sa inyo. Sana meron kayong nakuha ang kunting idea man lang, no? Ayan. At sa mga bago pa lang sa channel ko, no, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. So yun lang guys, comment lang kayo guys kung meron kayong
gustong itanong sa akin. Ayan. Nagbabasa-basa din naman ako ng mga comment. Ayan. So, yun lang guys. Keep safe. At ride safe lagi. Bye-bye.